Hey guys, welcome to Ating Collapse and Families Channel. So today, di po ako magbabasa ng Bible. Magbabasa po ako ng ang pinaikling El Filibusterismo. Okay. Sana po guys, mabasa ko po ito ng diretso kasi Tagalog po yung nandito. Sanay po ako sa English. Umpisa na tayo. Umaga ng isang araw ng Disyembre, ang Vapor tapo na maraming sakay patungo sa Laguna ay naghihirap sa pagsalunga sa matuling agos ng ilog Pasig. Vapor ay hugis bilog kaya tinawag na tabo. Marumi kahit na may pintang puti at parang nagmamalaki dahil sa kanyang banayad na pag-usad. Sa bawat sandali, sumisilbat ito ang vapor. Ang kapitan ng vapor ay matanda na. Noong kabataan niya, siya'y namahala rin naman ng malalaking daong na naglalayag sa malawak na karagatan. Ngayong matanda na siya, siya'y buong ingat niyang iniiwasan ang anumang pangani. Si Doña Victorina ay ang tanging babaeng nakiumpok sa mga Europeo. Sapagkat itinakwil niya na siya'y isang Pilipino o Indio. Siya ay masindakin kung kaya siya'y nakapagtutungayaw sa mga kasko bangka balsa ng niyog at sa mga naglalaba at nagsisimpaligong nagkakatuwaan at nagkakaingay, si Doña Victorina ay kilala na dahil sa kanyang mga kasagwaan. Ano? Kasagwaan. Saan? Ah, sige. Kala ko mali yung binabasa mo, Diyos nila. Ang pagdalo-dalo niya sa lipunan. Pagdalo-dalo niya sa lipunan ay pinagbibigyan kay Lanmat. Saan ka na? Here. Kay Lanmat. Kasama niya si Paulita Gomez. Ang maganda at mayaman niyang pamangkin o lila sa ang maganda mga, at mayaman niyang pamangkin o lila sa mga magulang. Matanda na si Doña Victorina nang maging asawa ni Don Tiborcio dahil sa mga kasagwaan at kalupitan ng babae ay hinambalos niya ang tungkod ng kanyang asawa nang minsang sila'y nagtatalo sa, at sumakay si Don
Tiborsyo sa unang sasakyang natagpuan at nagpagalagala sa mga bayan-bayan. Ang dahilan ng pagkakasakay ni Doña Victorina sa bapor, ay upang hanapin ang nagtanang asawa. Nabalitaan ni Doña Victorina na ito'y nagtatago sa isang bayan sa Laguna. Kaya't doon patungo ang babae. Dumaraan noon ang bapor sa mga likod ng ilog. Pinag-uusapan nila ang ukol sa pagtutuwid ng ilog at mga gawain ng Obras del Puerto. Si Ben Zabe ay nakikipagtalo sa isang paring mukhang artilyero na si Padre Camora. Inip na inip sa kanilang pag-uusap si Padre Salvi. Samantalang nag-uukol ng isang matabang na ngiti. Yung fake na smile. Fake smile? Yes. Matabang na ngiti. Napansin ng paring Franciscano ang ngiting pakutya ng paring Domenico. Numahok sa salitaan ang payat na Franciscano upang maputol ang usapan. Madaling lutasin iyon ang tugon ni ayon. Pumasok sa usapan ang isang payat na Franciscano upang maputol ang usapan. So ayan, pumasok siya, nag-enter siya para maputol niya yung pinag-usapan nila kasi kasi nagkakainitan na sila. O di ba? Ninitian niya ng fake smile yung Padre Camora ay Franciscano. Okay, sige na. Madaling lutasin iyon. Ang tugon ni Simon. Simon. Sawikang kalahati Ingles at kalahati Amerikano sa timog. Kailangan gumawa ng isang kanal mula sa pagpasok ng ilog hanggang sa paglabas. Isang kanal na lalagos sa Maynila. Tabunan ang dating ilog pasig. Ilog pasig. So ano pala yung dating ilog pasig? Ano ang itsura ng dating ilog pasig? Bakit kailangan nilang tabunan? Bakit kailangan nilang ituwid? Ano ang dating itsura ng ilog pasig? Andyan yun. Liko. Where are you? Diretso muna. Where? Oh. Ilog pasig. Sa gayon ay hindi maaksaya ang lupa at iikli pa nga ang paglalakbay. Mawawala rin ang mga dakong mababaw. Ang paliwanag ng mag-aalahas na si Simon. Inakala ng lahat na kahanga-hanga ang panakul pano kala
ni Simon kaya silang lahat ay tanging Sidon Kostudyo ang nag-akalang sumalungat sa panukala sapagkat hindi sa kanya nagbuhat. Patawarin ninyo ako, kaibigan Simon. Ngunit ako'y hindi sang-ayon sa iyong balak sapagkat maraming salapi. Ano yung salapi? Salapi. Ano yun? Then, pera. Salapi. Maraming salapi. Ano yun mga? Maraming salapi ang magagastos sa pasuweldo. Marahil ay may mga bayan tayong sisirain. Walang gugulin sa pasuweldo dahil ang gagawa ay mga bilanggo at mga diaryo at kung hindi sapat ay pagawin ang mga mamamayan, matatanda, mga binata at batang lalaki. Nasindak si Don Kostudyo sa tinuran ng mga mag-alahas. Alahas. Lumingon siya upang tingnan kung may mga nakakarinig sa kanila. Ginoong Simon. Simon. Ang paraang iya'y magiging sanhi ng himagsikan, ang sabi ni Don Kostudyo. Ano daw yon? Anong ibig sabihin ni Don Kostudyo? Ang paraang iyan ay magiging sanhi ng himagsikan. Mag-uumpisa ng isang himagsikan. Ano yung ibig sabihin ng himagsikan? Gulo. Gulo? Yan, di makaintindi ng Tagalog. Ang sabi ni Don Kostudyo na nooy hindi mapalagay. Sabi ni Simon ay lipas na ang panahon yaon na ang kapolo ay hindi na magsik at tuloy binanggit niya ang dalawang bagay sa Los Baños na ayon kay Parisalvi ay nangyari dahil sa pilitang paggawa ng mga mamayan doon naglatin si Parisibia Sibla